que pensar global, lo que cuando comencemos tú, casi que de por qué se va a actualizando cada dos meses, porque eso no pasa por la carretera. Pues qué digo, porque aquí no se va a dar la interacción con los yun mga kabiyay, welcome to my channel. Ito yung lingkod si Motofit. Kung bago kayo sa aking channel, please like, subscribe at saka pakishare na rin yung aking moto vlog at pakihit na rin yung moto, yung bell notification para update kayo sa aking mga moto vlog. At ngayon nga ay bispiras ng Pasko at gusto ko lang batiin lahat ng ating mga subscriber ng Merry Christmas at Prosperous New Year sa ating lahat. Sana nga ay swertehin tayo sa susunod na taon at syempre God bless. At ngayon nga ay pupunta kami ng BMW. Kikis nyo naman, oh sakto talaga, sakto yung BMW dahil pupunta kami ng BMW ni Store at hinahabol na yung S1000R na BMW. Shit! Ayun nga, pupunta kami sa BMW na Carrier Concessionarios para mag window shopping ng pinapangarap naming motor na BMW R90 at saka BMW R1250cc kay Nestor. Yun yun ang konsumada niya sa may hospitalit. Yun mga 5 minutes lang to dahil mabihis si Nestor eh, hinahabol na yung S1000R sa traffic. Bueno, nakatrayam si Nestor at na sinusundan ko. At malapit lang naman yon, mga 5 minutes lang dahil sa bilis nitong si Nestor. Kaya kung bago kayo sa aking channel, please do subscribe para updated kayo kung ano yung kukunin kong motor, kung ano yung i-update kong motor na ipapalit ko dito sa aking Kawasaki Z400. At pupunta na kami sa BMW kung siyempre premium yung BMW R90 na yun talaga yung pinapangarap ko. Titignan natin kung magkano ba ang presyo noon, ang pinansyo, kung magkano ba. Parang si Nestor kwan may sili dahil ang bilis. Lusot ng lusot. At yun nga, excited din ako dahil titignan na lang namin yung sa akin, yung konsumada ko talaga yung BMW R90 at saka kay Nestor ay yung BMW R1250cc na pang touring roadster. Yung sa akin naman yung BMW R90 na kwan siya, nang tawag doon na nakalimutan ko yung tawag doon sa R90 na yan eh, yung tinatawag nila. Yun, nandito na kami sa hospitalit. Ang bilis dahil nagmamabilis si Nestor. Maginawa. At mamaya pagkatapos natin dito makapunta dito sa may BMW na po na atelier ay maglulumi kami dahil malamig nga. Yun na, tanaw na yung BMW. Ayan, nandito na kami mga kabiyay sa Balasino. Yan na yun, oh.
yung BMW na one building. Yan. BMW Premium Barcelona. Ngayon lang ako makakapasok dito ah. Kaya abang-abang lang kabiyahe. Yan eh. Katoto, dito na nga kami sa Barcelona Premium. Kaya stay tuned. A few moments later. Yon, shout out kay Graymond na agent ng sales agent na BMW Premium dito sa may Hospitalet. At ito na ang R90 BMW Classic Type yung aking pinapangarap. Kaya misis ko, por favor, sana naman, sana all. Ganito oh. Ang gabi eh. Ito na ngayong BMW na R90 na kukunin ko. Na pinapangarap pala, hindi yung kukunin. Pinapangarap ko. Ganda na boxer. Yan, kita nyo naman no. Talagang maformang maforma. Tatanungin natin kay Graymond. Siya yung pandito sales agent dito sa BMW. Meron na siyang traction control, heated grips, mga kabiyahe, oh. Modes, rain mode, rin yung modes niya, rain, sport at saka dynamic. Tapos meron na rin siyang cross control dito, oh. Kaya fuck. At saka mayroon natin siyang stabilizer sa shock absorber. Kita nyo naman no, talagang premium na premium. 16,000 euros. Sana naman kay Mrs. Mapagbigyan na ako. Kita nyo yung upuan no, talagang 31 millimeters. Bale, 810 millimeters yung kanyang upuan. Leather. May idea ka ba kung magkano yung antayo dito, yung maintenance, kung sa kakakali? Ayan, puro lang yun. 200 euros. Ayan, isa lang. Alam nyo? Ang mahal. Hindi. Di ba mayroong kilometra ito na ikukan mo na, may maintenance mo na. Halimbawa, mga 6,000 o 5,000 kilometers. Kada 10,000 kilometers. O kaya por kada anyo. Kada anyo. Ano nga? Kada anyo. Puta. Pero yung siguro nito, hindi pa kasama dun sa presyo, ano? Alin? Yung presyo nito, hindi pa kasama yung siguro. Siguro hindi. Ayan, mga kabiyahe. Buti na lang may Pilipino dito na sales person na si Raymond. R90 at saka mayroon natin siyang heated grips oh. Tapos mayroon siyang traction control, remotes na road rain at saka dynamic at saka cruise control. Ganda. Tapos yung kanyang headlight, pwede siyang may daytime na kapag liliko ka, iilaw siya pag kanan, kaya kaliwa, iilaw siya. Ito pa yung kanyang center o center light. At saka
Magandang siya sa 820 kilos. Kita niyo. 810 yung kanyang taas. Ganda. Sana naman, misis. Kunin na natin to. Parang awa mo na. 16K lang. At mag-uubot din ako sa trabaho. R1,250. Ito yung bibilhin ni Nestor kung papayag si Mrs. Baka naman, Bilma. Ito yung modelo ng last unit to, 2020 model ba to, 21. Binibenta ng ano, kasama na lahat ng ano, full package na to, lahat ng pack na kalagay, 4 na pack. Magkano? 17. Pag nakapack, 17K. Pero kung bibili mo ng normal to, mga 21,000, naka discount ng 4,000. Wow. Isipan pa namin ni pare, undecided pa kami. Kita mo naman, oh. Yung... naka ano siya, electronic suspension. Puta nga, ang lupit niyan. Tapos merong SOS na ano, llamada de emergencia. Ah, sir? Holy. Merong heated grip. Tapos yung suporte ng ano, ng GPS. Dito muna yung kukuha natin ano. Siyan. Oh, ito parang joystick niya to. Joystick niya. Ito itong wala sa R90 at saka yon. Alin? Yung dalawa, ito. Ito? Ito at saka sa itong SOS suspension. Kasi yung suspension ng R90, hindi pa siya naka-SA. Wala pa siyang electronic dahil ano siya, modern classic siya. Ito pareho ito nung R1250 na GS. Itong version lang na ito, ang Roadster. Roadster na version ito, ano? Oo, ito Roadster. Yung isa kasi yun, yung daily. 240 kilos? 240 kilos, pero... hindi mo mapikil kasi yung center of gravity niya mababa. Anong height niyan? To 820? 820, oh. Tingnan mo, pwede mong iyan. Pwede mong paddling back. Napaka very nimble. Puta. Ayan, magkano naman yan? Este, 20,000. 20,000? Puta. Mas pa. Nabit ka ng 22. Yung 26? Ano nung pagkakakuan nila doon? Adventure. Ito, di ba? AG Islam. Ito, magkano to? Nasa 23 million euros. Ano yung pwedeng isama nito? Pula to. 23. Tingin muna kami dito. Dami pa rin dito. 1,200. Yan ang mga GS. Jojo, bakay na bakay mo itong mga GS, Jojo. Kaya kumuha ka na rin, oh. Ganda. Yan, pili-pili ka na dito, Jojo. Ng GS 1,250. Ito yung 40th anniversary nila, oh. Na scrambler. Tupa. Ganda talaga. Porte nga eh. Na-scrambler na ito yung 48 anniversary nila. Ang pangandang yan yung fork niya, hindi pa siya inverted eh. Tsaka hindi siya regulable. Eh, ito pala yung F950. Dito, pili ka na dito pag gusto mong pumunta dito, Jojo. Mag-try ng GS. Kontakin mo lang ako. At yung agent si Graymond. Ganda rin itong scrambler na to na kwan. BMW. Kaso wala, hindi ko type itong mga scrambler eh. No? Yan o. Parehas lang sila ng BMW R90. Kaso nga lang scrambler to, naka-brainbow na rin siya. Yan o. At saka yung motor ni Jojo.
Yan. Yan yung GS Adventure. 23 mil yata ito. Jojo, kapag ito nabili mo, kahit kalbo ka, magiging gwapo ka. Ganda. Kita nyo, ang luwang ng kanilang konsesyonaryo. Yan o. Marami pa doon mga motor, mga GS. Ayan. Ito yung kanilang showroom. O, kita mo o. Yung makina. Ito pala yung makina ng Boxer. Sa loob o. Ah, kita nyo naman. Ayan, ikutin ko lang. Ito yung Boxer engine ng BMW. Ito pala yung loob niya. Ano no? Salamat na lang at nandito si Greymond. Shout out sa iyo. At next week magpo-probat ako. Yan na nga. Kung nagustuhan niyo yung aking moto vlog at kung nagustuhan niyo yung type kong BMW, comment down below. Hanggang sa susunod na moto vlog, itong yung lingkod si Moto Free.